nagulo na naman ang social media. Bakit? Dahil dun sa mga nagbabasa ng mga pictures. Nakakaloka. Alam mo, medyo masamang balita itong pagsulpot ng BL series. Oh. Eh, di ba meron nga isa doon na nagsisimis na bakla? Oo. Oh. Tulad ni. Uy, si. At saka? Ni. Alam mo, sasabi mo dito sa isang lawyer na to na nagbigay sa'yo ng free lesson. Ano sabi mo, tanga nga ako. Ha? Toy. Siyempre, dito naman po tayo para magkachikahan, di ba? Once in a while, ay nagchichikahan tayo tungkol sa mga latest issues sa showbiz, sa politics, o kung ano na yung mga pinag-uusapan ngayon, mga kagagahan, kung kinakaya nyo pa ang mga nangyayari sa paligid natin. Ngayon po ay pag-uusapan natin ni Mama Loy. Hello! Ang ating mga issue. Oh. Ano na ba yung mga itatanong mo, Loy, Dan? Nako, ayan na nga po, mga kaibigan at papakawa, Loy. Nagagulo na naman ang social media. Bakit? Dahil dun sa mga naglabasa ng mga pictures. Ay, mabas yung mga pictures, no? Talagang napakagaganda ng mga litrato ni Miss Liza Soberano. Ay, ayan. Diba? Walang nasabi talaga yung ibang mga tao, kundi sana all. Actually, hindi namin tinuturoan si Lila isa sa ganyan. Oo. Sarili niyang discarte yung mga pictorial. Grabe, nag-viral! Hindi, ako kasi matanda na ako, no? Kaya alam kasi ni Liza kung ano yung trending. Kaya naman, hinahayaan namin siya dahil syempre, kaya niyang dalhin, kaya gulang. Kaya tinaman naman nag-viral yung mga photos niya, di ba? True. Lalo na ngayon yung vlog niya, very successful na talaga, di ba? Tatlong video pa lang yung pinapost niya, million views! Di ba? Diba? Ano na po ba, yung mga artista ba ng ABS-CBN, pinapayagan na bang gumawa ng project sa ibang mga bahay? Actually, Loida, ang Liskin ay isa sa mga hindi binibitaw ng ABS-CBN. So, as per Itakori Vidalis, nung nakausap ko, ay gumagawa naman daw sila ng paraan kung paano maitatawid yung mga love teams na pinuprotektahan nila at yung sinisecure talaga nila. Alam naman natin, Katniel at Janelle. This game. Yes. So, one time, ito nga last week, merong pinitch sa amin na movie. Si Inang Olive for Star Cinema. Wow! Talaga? Yes. At excited yung dalawa na gawin yung provided, kailangan mag-flatten yung curve. Ah, okay. Ng, alam mo na, ng pandemya, nakakaloka, di ba? Naku, eh, ba't kailan pa mag-flatten? Parang hindi naman nag-flatten. Mas muna ako mag-flatter. Baka mauna pa mag-flatten yung mga channel mo square natin, ha? Yung channel namin, baka mauna pa mag-flatten. Kasi sa curve. Pwede ng tiyan namin na mapa-flatting. Mauna pa sa pandemya. Ako, marami rin tatanong sa akin. Ano, ito, this is a good problem for Liskin. Ano? Yeah. GMA expressed their interest nila. Tsaka TV5 also. At tsaka yung Viva. Nagbigay sila ng kanilang interest in Liskin. This is a good problem for us. Pero syempre, priority muna namin ang ABS-CBN. Pag wala talagang maibigay ng ABS-CBN at inalaw naman sila na lumipad sa ibang bakura, eh doon pa lang kami magkoconsider. Oh. Pero at least napakagandang problema nito para sa amin. Oo. Actually, dito problema eh. Isang ano lang to isipin. Alin-alin. Mini-mini-mini. So, ganun nga, Loy. Kahit naman pwede nang magtrabaho kung yung paligid natin hindi pa rin para sa, alam mo na, lock-in. Pag lock-in mo kasi, walang uwian. Wala rin papasok, walang lalabas. Doon lang kayo sa set for 2 weeks. At saka ano po yun, mahirap kasi meron din kami 14 days na quarantine. Oh, meron pang ganun. Tapos may testing. So yun naman pala, hindi naman din natin maalis kung mag-worry sila this case. For safety naman nila at saka ng lahat ng actually, team. Hindi lang sila yung may ganyang decision na yun. Ang daming artista na ayaw munang magtrabaho hanggat hindi na pa-flatten ang curve. Oh. Hindi naman sa hanggat hindi nagre-resign yung DOH secretary. Yung hanggat hindi pa na pa-flatten yung curve. At feeling ko mo muna mag-flatten yung curve. Feeling ko unang maiinip yung COVID bago mag-resign si DOH.
sana naman, ano, and speaking of the OH, yun naman sa nila, inaano natin, ano, yung mass testing talaga, yun ang kailangan. Then, yun pala yung sinasabi ng WHO. Yes. Mass testing sa lahat ng bansa, dapat meron yan. Even contact tracing, wala tayo. Siguro yun lang naman talaga rin ever since yung ginahanap ng mga tao, yung konkretong, ano, plano. Step by step. Exactly. Kasi doon ka masisecure na, ah, okay, organized ang, ano, ang hakbang na ginagawa para sa pandemya. And speaking of love team, naku, parang meron ng bagong lumalaban sa mga love teams natin, ha? Bakit? Umusbong ito, nitong pandemya, mga love team na to. Yung mga love team ng mga BL series. O, para sa kapatid na nila lahat, ano ba na ang BL? Ang BL ay blacklisted. Ha? Binago na? Hindi. Kasi inano nila, may BL series, boys love. Oo. Ibig sabihin, ito yung parang kung may love team ang lalaki at babae, sila naman parehong lalaki. Oo. Pero nagkakaibigan, may puso babae, pero hindi nila sinasabing bakla sila. Hindi nila kailangan sabihing bakla sila or bisexual sila. Eh, nararamdaman na lang. Actually, no, maganda din sa kanila. Parang wala kang branding. Walang branding. Walang title, walang ano. Basta dalawang human being, dalawang tao. Na pinagagana pareho. Yung puso. Yes, regardless of gender. Gender. Pero nagkataon na kasi na pareho kasi silang lalaki. Correct. Diba? O, katulad yan, di ba sa... Ano yung mga napanood mo? Yung Game Boys. Ayun, ikaw na... Super favorite ko yun. Tapos meron na rin, ano, di ba, yan si Elijah Candas tsaka si Cocoy De Santos. Yes. Oo, na Idea First. Pero nakakatuwa, pareho silang lalaki. Oh, pareho silang straight. Pero tinaman man na gamit nila yun, ano, yung na-justify nila yung role. So, yung iba, tinutok so silang ano, parang bakla sila. Pero kay Elijah, parang compliment yun. Ibig sabihin na justify niya yung role. Yung character. Same goes with the Cocoy. Eh, lalaki din si Cocoy eh. Dahil natakanak. Tingnan, ano, maaamoy kaya kahit sinisipun ako, maaamoy ko kung sinong bakla. Kaya parang hindi mo ako naaamoy? Ha? Kailangan pa ba? Actually, puno na ng kulamot yung ilong ko. Kaya hindi ko siya maamoy siya. Anyway, so yun nga, Loy. Tapos, andyan pa yung Hello Stranger. Yes, Hello Stranger! Ni J.M. Alcantara, tsaka ni Tony La Russa. Yes, ako. Nakakaloka. Alam mo, medyo masamang balita itong pagsulpot ng BL series sa mga love teams. Ha? Talaga ba? Oo. Kasi, wala naman talagang kalaban ng love teams, kundi love teams versus a love team. Ganon. Ngayon, kalaban na ng love teams. Kunwari, Katniel, Miss Ken, Jaden, sila yung magkakalaban sa love team, di ba? Yung iba pa. Correct. Ngayon, hindi lang sila. Merong Cocoy at anong... May Elikoy! Elikoy! Elijah, tsaka si Cocoy. Tapos, meron pang si JM, tsaka si ano? Tony. Anyway, so yeah, mga love team, medyo binubuo na yung love team. Pero ang dami, no? Tapos ibig sabihin, ngayon lang susunod sa BL, magkakaroon naman ng ano, GL. Girls Love, Tomboyan. Hindi ko alam kung it's a welcome addition sa ano, or a welcome addition, yes. Pero, di ba, sa ating kultura, medyo kailangan ng adjustment ito. Kailangan matanggap ng puso natin na nangyayari talaga ito sa kasalukuyan. Oh. At bahagi ito ng lipunan. Yung mga nangyayari yung mga BL series. Tignan mo naman, nakakaloka. Kinikilig sila. Kinikilig yung mga babae. Imagine ninyo, bakla ngayon, nagagwapuhan, hindi ba? Just imagine mo, kung kahapon lang kami naging bakla, eh napaka-miserable na ng buhay na. Para iniwan na tayo ng lahat. Buti na pagkapanganak namin noong 70s. Pagkapanganak namin, nagbabalay na kami agad. Oo, diba? Nakakaloka. Kaya ako naniniwala ako, ang artista lang na makakatanggap ng BL series ay yung hindi na chichismis na bakla. Talaga ba? Siguro pwede may na chichismis na bakla, pero para patunayan sa isang mahusay actor, tinanggap niya. Oh. Kasi alam ko, hindi tatanggapin niya ng ibang mga nachichismis na baklari. Oh. Diba na mga actors na tulad ni... At saka? Ni! Uy, si... Oh. Oh. Si... At saka... Ay, nako. Pero ang gagaling po nila, naku, kung meron kayo magkakataon, manood po kayo kahit isa din sa mga binamit namin ng BL series. Correct, correct. Diba? Para naman po makita ninyo. At saka, ang isa pong maganda, kumbaga new normal dito sa filmmaking. Kasi nga, diba, Day, nakwento sa inyo ni, ano, ni Elijah, kung paano kahirap gawin. Gano'ng kahirap gawin yung ano, mas okay pang gawin yung mga teleserye.
Ito talagang sila pa mismo ang magsiset up ng camera. Saka ganyan po talaga makikita kung gano'n sila kagaling umarte. Dahil ang kaharap po nila na camera, yung likod ng telepono, hindi yung harap. Diba, pag sa acting na, diba syempre nagre-react ka din sa ano. Ako, napakabusay ko ng umarte, ha? Diba? Girl! Sa ewan ko ha, ngayon yata para nakakalimutan na ng mga tao na paghinalaan yung artistang lalaki na gumaganap bilang gano'n, na sila yung gano'n. Oo. E di ba meron nga isa doon na nagchichismis na bakla? Oo. Aba, kinikilig pa rin tayo, di ba? Aminin mo yun. Nagchichismis na bakla. Kinikilig! Kita nga yung kilig ko, hindi ko pa naman pigil. Di ba? Oo. So, sobrang kilig mo lang, hindi ko na yung pangalan. BL, nakilala natin pag-usapan. Bash lang. Diba? Bash lang. Bash lang. Ganon. Meron itong isang lawyer, diba? Na talagang ano, nagbigay ng ano. Ay, BL, bigay lesson. Diba? Alam mo ang sasabi mo dito sa isang lawyer na to na nagbigay sa'yo ng free lesson. Hindi nga kasi diba, parang sinita ko itong si Attorney Ferdinando Pacio na yung misconduct niya. Na sana kastiguhin siya ng IVP. Dahil dun sa... IVP ba yun? Integrated Bar of the Philippines. Dahil ito parang sa isang komento niya, lawyer. Komento niya na taba ni Angel Locsin. Then syempre, sinabi ko doon, eh, pwede ba namin sabihin na huwag kang mag-aasol dahil mukha kang gasolito? Yeah. Syempre, parang hindi rin naman, di ba? Oh. So sana kastuduhin. Eh, ayun, binigyan po ako ng free lesson ng isang lawyer. Maraming salamat sa'yo. Oo. Dahil mali daw ang paggamit ko ng misconduct. So tanga raw ako. Big word! Big word, tanga raw ako. Kaya mo nabigay ko na sa kanya dahil alam mo, hindi ka dapat masaktan sa taong hindi mo kilala na nagsasabi sa yung ganyan. Oh. Mas masasaktan ako pag sinabihan niya akong tama. Ay! Kasi kilala niya ako, di ba? Oo. Oh. Na mas masakit yun. So, eto, hindi naman ako nasasaktan. Actually, na-cute lang ako sa kanya doon sa lawyer na yan na nagsabing tanga ako dahil ang misconduct daw ay ginagamit parang siguro sa proceedings, sa hearing, ganyan, nagpakita ng hindi ka ikaigayang pag-uugali sa lawyer. So, that's misconduct. Saka hindi daw yung nagbibigay ng opinion. Parang, ang nabasa ko din, parang sabi niya na yung misconduct daw ay kung halimbawa nandun ba siya sa isang kaso na involved, diba? Pasensya ka na, hindi ako lawyer. Ikaw ang lawyer eh. Alam ko, importante sa akin, ano, attorney ko, sino ka man. Una, thank you. Pangalawa, ang pinagpapasalamat ko ay hindi ako membro ng kultong kinabibilangan mo. Ayun na nga. So, at least, kayo-kayo lang siya. Sabi ko na ako, tanga, bobo, at hindi ko alam ang anong paggamit ng misconduct. Pero aminin mo sa sarili mo na mali pa rin yung ginawa ng kolig mo na sabihan ng isang tao na mataba samantalang hindi niya nakikita ang sarili niya. Ha? Oo, alam ko lamang magkakakampi ang mga lawyers eh. Oo, at alam ko rin na kung minsan natuturo ng kasinungalingan ang mga lawyers, hindi ko naman nilalahat. Pero alam naman natin ang trabaho ng lawyer. Hindi ko naman nilalahat. Pero ang isa ko lang din pong take dyan sa bagay na yan, iba po yung nagbibigay ng opinion sa nang body shaming. Kasi body shaming po yun eh, para na rin po kayo ng bully eh, di ba? Exactly. Wala ka ba lang sinabi doon? Oo. Ha? Yung kay Angel? Wala ka bang nanay? Wala ka bang ano, attorney? Hindi si Topasio ko yung attorney nagsabi sa akin tanga dahil hindi ako marunong gumamit ng salitang misconduct. Wala ka man lang nasabi doon kay Angel. Wala. Yun lang yun. Yung misconduct lang na ano, nagmukha kong tanga pero hindi mo nakita yung bigger picture. Ha? Attorney ka pa naman. At saka yung alam mo, yung pagkasabi mo naman na yun sa post na yun, paano nga eh, di ba? Hindi ba pwedeng ganito? Hindi ganito. Oh, exactly. Diba? So pwede naman exactly. Hindi mo siguro sagutin sa maayos na paraan. Oo. Diba? Sabihin mo kung tanga. Kung ganyan, tanga ako. Tapos narating ko to. Tanga nga ako. Gusto ko talagang po maging tanga kung ganito, kung ganito yung mga ganito akong units. Discrepo durang ko talagang yung kinura ako. Ayayaan mo na po. Disco. Pero thank you na rin. At least alam ko ha, in fairness sa free lesson mo, natuto ako kung anong tamang gamit sa misconduct. Pero sana, bigger picture ang titingnan mo, attorney ha. Oo.
Ano bang pagkakamali? Tama ba ang sinabi ng lawyer na yon? Kapwa mo lawyer? O yun, baka may kapatid kang babae, may nanay ka, may gumanyan sa nanay mo, ano, gagamitan mo ba na legal terms? Nako, ayaw mo na po. Okay, so, good vibes na po, diba? Sana po ay... Nakakulab ko siya. Lawyer. Ay, speaking of collab, diba? Ito kung nakalalig, diba may mention ka ng mga collab sa iba mga YouTubers? Yes. Bex Batalion. Oh, Bex Batalion. Kasi Encho makaka-collab ko. Ay, nako. Oh, anyway. So, sino pa ba ang mga YouTubers na gusto mo yan? Huh? Alam mo, gusto ko talaga makakulab. Yung Jamil. Ah, oo. Curious ako sa kanilang love life, sa buhay nila. Curious ako. Dahil parang ang lakas ng dating ng mag-partner na yan. Oo. Kung meron akong gusto itanong kay Jamil, gusto ko malaman yung buhay nila, yung love life nila. Kung paano tumatakbo yung kanilang pang-araw-araw na buhay. At saka, yung buhay nila nung hindi pa sila nagkikita. Sino pa, Jamil? Sino pa? Well, si Ivana Alawi. Hi! Si Ivana Alawi nag-workshop sa ODDS Acting Workshop. Yes! Wow. Ano rin natin yan? Anak-anakan din natin. Sino pa? So far sila lang ang ilusyon ko muna na maka-collab. Ayoko nung mag-ilusyon ako sino-sino pa. Hindi ba? Baka naman hindi ko ma-achieve. Ayaw mo pa. Naku, ikaw pa, Bags? Si Ivana naman, bakit ganun siya kakinis? Anong ginawa niya? Anong ginawa mo, Ivana? Bakit ka ganun kakinis? Isa ka lang sana all, eh, no? Pero alam mo na, maraming nagre-request na ano... Oh, hindi ako marunong kumanta. Hindi. Maraming nagre-request ng parang collab niya ni Liza. One of these days, pag medyo humupa-humupa na itong flatty na yung curve, even na yan. Oh, actually, ako rin yung nag-consultant ni Liza dyan sa kanyang YouTube. Kaya may tinanong sa akin, meron daw ba akong commission pa sa YouTube ni Liza? Kanya lang po yun. Basta ako bilang manager, ginag-guide ko lang siya sa vlogging. Kung ano yung gusto mong makita ng mga tao sa kanya. So anyway, maraming salamat, Lord. Thank you very much! So marating na ako finally dito sa isang unit mo na. Ayan. So anyway, maraming salamat po hanggang sa susunod na Chikahan with Mama Loy. Thank you po! Oo, saan ka pwede nilang sundan? Yes po, please follow me on my YouTube channel ko, Mama Loy, MAMALOI. Siyempre, kung meron kayong tanong, don't forget na comment below. Comment down below kung ano yung gusto yung itanong sa akin na pwede namin sagutin. Okay? Ingat po tayo na hati na sa muli. Alam, hindi ko mapatay.